Muus na naman daw guys yung mga cyber attack ngayon. Kaya pag-usapan natin yung isa sa common na web attack at yun yung tinatawag na HTTP host header attack. Mapa-hacker man or hindi is pwedeng gawin yung attack na to. Before tayo mag-proceed sa attack is ipakita ko muna sa inyo kung paano nagwo-work yung hosting dati na hindi pa vulnerable versus sa ngayon. Bali meron lang tayong web server. Bali ito yung host natin tapos dito naka-install yung app natin. For example, Facebook. Tapos meron itong domain tapos IP address. For example, may user tayo tapos mag-browse siya sa facebook.com. Gamit yung domain name na to is iche-check niya sa DNS kung ano yung equivalent niya na IP address. Since alam na niya yung IP address, kaya alam na din niya kung sinong web server or anong app yung ginagamit mo. Dito guys is hindi pa siya vulnerable kasi sa server natin is isa lang yung app na naka-install. Kaso sa panahon ngayon is umuso na yung cloud services like yung virtual hosting o kaya naman shared hosting. Kaya ipasok muna natin sa eksena yung cloud. Tapos sa cloud naman is dyan nakalagay yung mga servers natin. Tapos instead na one app lang yung naka-install sa isang server is ina-accommodate niya yung multiple na applications. Since nasa isang server lang sila kaya yung apat natin na sample applications is isa lang yung ginagamit na IP address. For example, may user tayo tapos gusto niyang i-visit yung lazada.com. Gamit yung Lazada na domain is pupunta to sa DNS para gawin yung mapping. Tapos sa mapping is makukuha niya yung IP address. Tapos sa IP address is malalaman niya na kung ano yung server na ginagamit mo. Tapos pagpasok niya sa server is hindi niya na alam kung anong app sa apat na to yung tinutukoy mo. Kaya yung naging solution dyan is ilagay na lang sa header yung host name para ma-determine ni server kung ano yung app na tinutukoy mo. Tapos dito na nga nagsimula, maging vulnerable yung ibang mga web apps or websites, lalo na yung mga hindi nag-update about cybersecurity. So proceed naman tayo kung paano ginagawa ng mga hacker yung attack. For example, nag-visit tayo sa shop na page ng lazada.com. Bali yung normal na request is may get tayo na method, tapos yung host na header is may value na lazada.com. Tapos yung maging response nito is sa shop pa rin na page ng lazada.com. By default guys, yung value ng host natin sa header is yung URL na tinype nyo sa browser mismo. Pero alam nyo ba na pwede kayong mag-provide ng host na value sa header? O kaya naman i-override to? Kaya yun na yung ginagawa ng mga attacker. Bali dito sa sample natin is binisit pa rin natin yung shop na page. Pero nag-provide tayo ng host na phrase attacker tapos yung forward host na attacker din. Tapos yung magiging response nito is instead na pupunta sa lazada.com since yung host natin is phrase attacker na kaya mariredirect to sa response na phrase attacker slash shop. Diba guys, simple lang natin na pag-provide ng host value sa header is na-modify na rin natin yung response niya. Pero dito guys is hindi pa to harmful kasi sariling browser mo lang naman yung niredirect mo sa ibang page eh. Kumbaga hindi pa ibang tao. Pero pag i-combine mo na to guys sa ibang attack gaya ng cross-site scripting o kaya naman pag-intercept ng mga request is ma-apply mo na to para sa ibang users. Yung forward host pala guys na value is para to sa mga sigurista na mga hacker. Kasi minsan hindi gumagana yung host value lang kasi naka-proxy yung server. Tapos sa proxy is yung ginagamit is yung forward host para ma-determine yung origin na domain. So punta naman tayo sa mga common na ginagawa ng hacker after nila i-override yung host name. Una is yung pag-reset ng password. Diba pag nag-reset tayo is nagsisend ng email yung website or web app na ginamit natin. Tapos may kasama tong link para i-redirect ka sa page kung saan mo ilalagay yung new password mo. Tapos yung link na yan is gumagamit ng absolute URL or full URL kasama yung domain. Yung problema nung i-generate yung link sa backend, yung ginamit na domain is yung nasa header. Eh diba, pinalitan na natin yung host value sa header gamit yung domain ng attacker. So in short, ito yung magiging laman ng link natin. So pag i-click yan ng user is dun siya magpapalit ng password sa website ng hacker. Punta naman tayo sa isa pang common pero medyo mas delikado tong attack. At ito yung tinatawag na web cache poisoning. Sa panahon kasi ngayon guys, marami na yung mga websites na marami yung visitors. Tapos yung mga visitors na yun is marami din yung ginagawa sa website. Tapos every time na may ginagawa sila is nagre-request sila sa server. Tapos kada request naman sa server is i-determine ito kung ano yung mga resources na gagamitin mo para sa response. For example, yung shop na page sa server is hahanapin niya yung HTML page ng shop o kaya naman yung page na nag-generate nito sa kanya ilalagay sa response. So kung may million users ka, million times din niyang gagawin yan kada page. Kaya matrabaho siya masyado sa server na side. Kaya ginawa yung web caching. Bali sa caching is sinisave lang nito yung request URL tapos yung response nito. Para sa susunod na user is gagamitin niya rin yung the same response.
So magiging mabilis na or optimized na yung server-side process natin. Kahit million times pa yung request, hindi na kailangan niya i-determine kung ano yung mga resources. Kukunin na lang niya kung ano yung nasa cache. So kung ako yung hacker, yung gagawin ko is i-visit ko lahat ng mga pages nila, tapos lahat sila is lalagyan ko ng host header attack para mapunta to sa cache. Tapos yung mga response na rin sa cache yung gagamitin para sa ibang users, kahit million users pa yon. In short, lahat ng response is mapupunta sa website ng hacker. Di ba madali lang kahit hindi hacker is kayang gawin to. Marami pa kayong pwedeng gawin guys sa host header attack. Yung sinama ko lang dito is yung dalawang common. Tapos hindi ko rin dito sinama yung prevention or kung paano iwasan to kasi hahaba yung video. Mag-request na lang kayo kung gusto nyo rin gawan ko ng solution. So yun lang!